ikasyam na siglo ang ugnayan ng mga Filipino at Chinese. Ngayon, kitang-kita pa rin ang malaking impluwensya ng mga Chinese sa ating lahi. Pero maging ang mga Pilipino raw, may ambag din sa kultura ng mga Chinoy. May special report si Dano Tingkungko. Associates on your Alex. Sa wika, pagkain at mga kaugalian, hindi maikakailang impluwensya ng mga Chino sa kulturang Pinoy. Pero si Juan de la Cruz may ambag din sa kulturan Chinoy. Sa Pilipinas ka lang actually makakakita ng lumpiang Shanghai. Walang lumpiang Shanghai sa Shanghai, China. Tayo lang ang may lumpiang ubod. Tayo lang ang pinaghihiwalay ang lumpiang sariwa at lumpiang prito. Pero maliban sa mga pagkain, malino na tumatak din sa kamalayan ng mga Chinoy ang ilang salitang Pilipino. Pili, bobe haulo ha. Badi chape. Dibi ito lo. Ang Hokkien halimbawa na wikang Chino na ginagamit ng karamihan ng mga Chinoy sa Pilipinas, nahaluan na ng mga salitang Pilipino. Dahil nga sa influences and then everyday nakipag-usap ka sa mga Pilipino, syempre interaction, may mga certain words na nagbago. Gaya ng salitang bote, naging botekan, kanto, kantokak, at walang lasa, bola bosa. YJK, poki. Gabi, siyadaw, waki opisin. Ike, resibo, kawata ko ho dito. Dito sa mga Chinoy, pag nagsasalita kami ng Hokkien, laging may ba, pa, na sa dulo. Let's say, tatanungin namin siya, kumain ka na ba? Di cha, be, dapat. Pag kami ang nagtanong, ang tanong namin, di cha, lo ba? Para mas maipakilala ang kulturan Chino, nagsasali ng manunulat na si Joaquin C. ng mga akda mula sa wikang Chino sa wikang Pilipino. That brings the local Chinese community closer sa mainstream, di ba? And yung mainstream naman, may understanding na rin sila sa local Chinese community. Nagsimula noon pang ikasyam na siglo ang ugnayan ng mga Chino at Pilipino. Humigit kumulang 700 taon bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Kung Chinoy ka, you grow up sa isang environment na mixed culture. I think maganda naman yun dahil sabi nila mas lumalawak yung pananaw. Sa cultural exchanges, lagi siyang two-way. No? Lagi siyang kinukuha at pinagyayaman, ginagawang sariling atin. Tinatayang aabot ng 1 milyon ang populasyon ng mga Chinoy sa bansa. Bukod sa kauna-unahang Chinatown, nasa Pilipinas din ang 7th pinakamalaking Chinese community sa buong mundo sa labas ng China. Sa sigla ng ugnaya ng lahing Chino at Pilipino, ang pagsasanib ng kultura tinatayang magpapatuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon. Dano Tingkungko, GMA News.